Halin at makinig at matuto, kasama si Teacher Vicky. Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako si Teacher Vicky, ang inyong gurong lingkod na maghahatid sa inyo ng kaalaman sa asignaturang Pilipino para sa ikalawang baitang. Ito ay napapaloob sa Quarter 4, Week 6 at ito ay milk-based. Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa gamit ng mga pang-ukol. Ang pang-ukol na ni o nina, kay o kina, para sa, ayon sa, at ukol sa. Handa na ba kayo? Tara, samahan niyo akong tuklasin ang aralin. Sa araling ito, inaasahang ikaw ay makagagamit ng wastong salitang pang-ukol na ni o nina, kay o kina, ayon sa, para sa, at ukol sa mga pangungusap. Ano ang pang-ukol? Ang pang-ukol ay salitang nag-uugnay sa pangalan, pandiwa, panghalip, o pang-abay at sa iba pang mga salita sa loob ng pangungusap. Ito ay maaari ring magturo ng lugar o layon. Ang pang-ukol ay ginagamit upang matukoy kung sino ang nagmamay-ari, pinag-uukulan, pinagmulan o pinanggalingan ng isang bagay o impormasyon. Narito ang mga uri o karaniwang pang-ukol. Una, ni o nina. Ito ay nagpapahayag o nagsasaad ng pagmamay-ari ng isang bagay. Halimbawa, binili ni Ana ang malaking bola. Sino ang bumili ng malaking bola? Tama, si Ana. Si Ana ang nagmamay-ari ng malaking bola. Kaya gumamit tayo dito ng ni na pang-ukol. Isa pang halimbawa, binili ni Namiel at Ana ang mga lobo. Sino ang bumili ng mga lobo? Tama, si Namiel at Ana. Ilan ang bumili ng lobo? Tama, dalawa sila. Kaya, nina ang ginamit nating pang-ukol. Tandaan niyo ito mga bata. Ang pang-ukol na ni ay ginagamit kung tumutukoy sa isang tao. Samantalang ang nina ay ginagamit kung ang isang bagay o ang kilos na ginawa ay para sa dalawa o mahigit pang tiyak na tao. Ang pangalawang uri ng pang-ukol ay ang kay o kina. Ito ay ginagamit kapag ang isang kilos o bagay ay tumutukoy sa tiyak na tao o mga tao. Halimbawa, ang lobo ay dinala kay Ria kanina. Kanino dinala ang lobo? Tama, kay Ria. Gumamit tayo ng pang-ukol na kay dahil ito ay tumutukoy sa isang tiyak na tao na si Ria. Isa pang halimbawa, pumunta sila kina Alexa at Len. Kanino sila pumunta? Tama, kina Alexa at Len. Kaya ang pang-ukol na ginamit natin dito ay kina. Tandaan niyo ito mga bata. Ang pang-ukol na kay ay ginagamit kung tumutukoy sa isang tiyak na tao. Samantalang ang kina
ay ginagamit kung ang isang bagay o ang kilos na ginawa ay para sa dalawa o mahigit pang tiyak na tao. Ang pangatlong uri ng pangukol ay para sa. Ito ay ginagamit sa pagtukoy kung kanino o para kanino ang isang bagay. Halimbawa, ang mga biniling lobo ay para sa kaarawan ni Andre bukas. Para kanino ang mga lobo? Tama, para kay Andre. Ang pang-apat na uri ng pangukol ay ayon sa. Ito ay nagpapahayag ng pinanggalingan o pinagbatayan ng isang bagay. Ito rin ay ginagamit sa pagtukoy kung kanino galing ang isang impormasyon. Halimbawa, ayon sa mga manggagamot, kailangan nating magpalakas ng katawan upang hindi magkaroon ng sakit. Kanino galing ang impormasyon ito? Tama, sa mga manggagamot. Kaya gumamit tayo ng pangukol na ayon sa. Ang panglimang uri ng pangukol ay ukol sa. Ito ay ginagamit sa pagtukoy kung tungkol saan ang isang bagay. Halimbawa, ukol sa sakit na COVID-19 ang paksa ng aralin. Tungkol saan ang paksa ng aralin? Tama, sa sakit na COVID-19. Kaya gumamit tayo ng pangukol na ukol sa. Pansinin ang paggamit ng para sa, ayon sa, at ukol sa. Ang kasunod na salita nito ay mga pangalang pambalana. Sa unang halimbawa, ang mga biniling lobo ay para sa kaarawan ni Andre bukas. Ang kasunod na salita ng para sa ay ang pambalanang kaarawan. Ayon sa mga manggagamot, kailangan nating magpalakas ng katawan upang hindi magkaroon ng sakit. Ang kasunod na salita ng pangukol na ayon sa ay mga manggagamot na isa ring pambalana. Pangatlong pangungusap, ukol sa sakit na COVID-19 ang paksa ng aralin. Ang kasunod na salita ng pangukol na ukol sa ay sakit, na halimbawa rin ng pangalang pambalana. Tandaan niyo ito mga bata. Ang mga pangukol na para sa, ayon sa, at ukol sa ay ginagamit para sa mga pangalang pambalana na tumutukoy sa karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ang mga pangukol na para sa, ayon sa, at ukol sa ay maaari rin itong sundan ng mga salitang panghalip. Halimbawa, si Ginang Nora ay namili ng mga damit para sa kanyang mga anak. Ayon sa kanila, hindi na matutuloy ang ating bakasyon. Ang salitang kanya at kanila ay halimbawa ng mga salitang panghalip. Ngayong alam mo na ang mga pangukol, narito ang pagsasanay. Basahin ang bawat pangungusap. Bilugan ang tamang pangukol na ginamit sa pangungusap. Unang pangungusap, ginamit ni Nina kay Rina ang bagong sapatos. Pangalawa, ayon sa, para sa, ukol sa tanghalian ang ulam sa mesa. Pangatlo, ang pag-aaralan namin sa araw na ito ay ayon sa, ukol sa, ni kalikasan. Pang-apat, ukol sa, ayon sa, Kina, mga pulis, wala na tayong dapat na ikabahala dahil nahuli na ang mga magnanakaw.
At ang panglimang pangungusap, papunta kami ni kay Tina, Tiyo at Tiya dahil kaarawan ni Nene. Nabilugan niyo na ba ang tamang pangukol? Magaling kung ganun. Narito ang tamang sagot. Sa unang bilang, ni, ginamit ni Rina ang bagong sapatos. Sa pangalawang bilang, kung ang binilugan nyo ay para sa, tamang iyong sagot. Para sa tanghalian ang ulam sa mesa. Sa pangatlong bilang, ukol sa, ang pag-aaralan namin sa araw na ito ay ukol sa kalikasan. Pang-apat na bilang, kung ang binilugan mo ay ayon sa magaling, tamang iyong sagot. Ayon sa mga pulis, wala na tayong dapat na ikabahala dahil nahuli na ang mga magnanakaw. At sa panlimang pangungusap, kung ang binilugan mo ay kina, tama ulit ang iyong sagot. Papunta kami kina Tiyo at Tiya dahil kaarawan ni Nene. Mahusay mga bata, naibigay ninyo ang tamang pangukol. Para sa paglalahat, iguhit ang masayang mukha kung natutuhan mo at malungkot na mukha kung hindi. Unang bilang, ang pang-ukol ay isang salita o mga salita na nag-uugnay sa isang pangalan o panghalip sa ibang salita sa pangungusap. Naiguhit mo na ba? Kung ang naiguhit mo ay masayang mukha, tama, natutuhan mo ito sa aralin natin ngayon. Pangalawa, ang mga pang-ukol na para sa, ayon sa, at ukol sa ay ginagamit para sa mga pangalang pambalana at mga salitang panghalip. Naiguhit mo na ba? Kung ang naiguhit mo ay masayang mukha, tama, natutuhan din natin ito ngayon. Pangatlo, ang pangukol na ni ay ginagamit kung tumutukoy sa isang tao. Masayang mukha ba ito o malungkot na mukha? Mahusay! Masayang mukha! Pang-apat, ang pangukol na kay o kina ay ginagamit kapag ang isang kilos o bagay ay tumutukoy sa tiyak na tao o mga tao. Ano ang naiguhit mo? Kung ang naiguhit mo ay masayang mukha, tama ulit ang iyong sagot. Natutuhan din natin ito sa aralin natin ngayon. At ang panglimang bilang, ang mga pangukol na para sa, ayon sa, at ukol sa ay maaari rin sundan ng mga salitang panghalip. Naiguhit mo na ba? Kung ang naiguhit mo ay masayang mukha, tama ang iyong sagot. Paalam mga bata, hanggang sa muli!